Kimchi, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon naman po ay ituturo ko sa inyo kung paano po mag-apply sa BPI Bangko Negosyo Ko Loan. Dapat po ay meron ka na pong negosyo na nagra-run. At least naka 3 years ka na po na nagdi-negosyo or 3 years existing na po ang negosyo mo. Hindi po sila tumatanggap ng mga bago pa lang na magni-negosyo na aplikante. Kailangan po talaga ay nagninegosyo ka na, naka 3 years ka na po sa pagninegosyo. Paano nga ba mag-apply sa BPI Bangko Negosyo Ko Loan? Madali lang mga mamshi. Dapat meron ka na nag-ooperate na business. Meron kang mayor's permit, barangay certificate, DTI, 1x1 ID picture, 2, valid ID, proof of address. Kahit po hindi sa'yo nakapangalan yung proof of address, basta pareho po yung address sa ID mo at dun sa proof of address or represent mo ng mga bills na proof of address mo, pareho po dapat. Kahit hindi sa'yo nakapangalan, it's okay. Proof of income, halimbawa po yung mga resibo na pinamili natin kay supplier. Kung ikaw po ang lagi namimili kay supplier, dapat po ay merong pangalan mo at date po ng resibo. Okay, ang tanong, ilang resibo or mula ba nung nag-start ka sa pag-negosyo? Hindi po. Sa loob lang po ng isang buwan. Example, nag-apply ka sa BPI Bangko ng June 1. So, ang hihingi nila sa yung resibo is yung May 1 up to May 30 or 31. Yung buong isang buwan, yun po yung hihingi nilang resibo ng mga napamili mo sa iyong supplier. Kung sakali na wala talagang resibo si supplier, pwede naman po yung resibo mo kung sakali na gumagamit ka ng resibo kapag po may mga customers ka or sa mga customers mo. Yung duplicate ng mga resibo mo sa loob ng isang buwan, yun po ang iyong ipapita. O kung sakali hindi ka rin gumagamit ng resibo, pwede naman po yung bank account. Kung halimbawa sa bangko, nagtra-transact ang iyong negosyo, doon po mapasok yung bayad ni customers, tapos doon mo din sinisend yung bayad mo kay supplier, pwede po yun. Sa loob ng isang buwan, kuha ka lang ng statement of account sa iyong bangko. Kailangan mo po mag-present ng listahan ng dalawang customers mo. Name and cellphone number ni customers. And kailangan mo rin po mag-present sa kanila ng dalawang listahan ng iyong supplier. Name and cellphone number ng iyong supplier. Kasi po, tatawagan nila yon to back check if customers mo ba talaga sila. Tapos, if supplier ka ba talaga nila, ganon, magbabackcheck sila. Then yun nga, dapat meron kang pwesto kasi titignan po nila yung pwesto mo. So, mas maganda mga mamshi, punong-punong pwesto. Marami kang stocks na panida para mas malaki yung chance na ma-approve ka sa ina-apply mong loan. Kung sakali mga mamshi, wala kang pwesto, it's okay. Sa mga online sellers po, online sellers, so sa online lang nagtitinda, walang pwesto. Pero dapat po ay merong kang warehouse or merong kang bodega. Kasi yun po yung i-check nila, yung iyong bodega. Titignan nila kung ano-ano yung mga items na itinitinda mo. Kung sakali sa online ka lang nagtitinda, okay lang yon. Papakita mo lang din sa kanila kung saan sa online, so kung anong platform sa online ka nagtitinda. Shopee, Facebook, Lazada, kung saan. Ipapakita mo lang din sa kanila, pati yung shop mo, ganon. So, sa mga online sellers, welcome po kayo na mag-loan sa BPI Bangko. Basta meron po kayong bodega or warehouse para ipakita sa bangko. Okay. Ayon. So, paano po mag-start, mag-apply? Ganito, kung kumpleto na po yung mga requirements mo at meron ka naman lahat ng mga sinabi kong requirements, pwede ka naman pong mag-walk-in sa BPI Bangko office or sa mga branch.
nila kung saan malapit po ang location mo. Pwede rin naman po na mag-inquire ka online, tapos may tatawag po sa'yo, then i-assist ka kung saan ka dapat mag-apply, kung depende kung saan location ka. Ngayon, kapag may tumawag na sa'yo na agent, i-schedule nila kung kailan sila bibisit sa iyong tindahan or sa bahay mo. Nga pala mga mamshi, kung mag-asawa kayo, halimbawa ikaw may asawa ka na, kasal ka, nag-apply ka, kung kanino po nakapangalan ang inyong business permit or mayor's permit, siya po ang pwedeng maging borrower o siya ang mag-a-apply. Tapos si asawa, siya ang magiging co-borrower. Pareho kayo na kailangan mag-present ng ID at ng 1x1 picture para po yun sa i-fill upan nyo. Kung sakali man na bumisit na or pumunta na sa bahay nyo or sa pwesto nyo si BPI Bangko, meron siyang mga katanungan regarding sa iyong business. Tapos, pag refill upin ka po nila ng form, kayong mag-asawa, dapat nandun kayo pareho kasi may mga pipirmahan kayo. Then, magsasubmit kayo ng mga requirements nyo kasama na yung mga resibo po na sinasabi ko. Or yung inyong proof of income sa loob ng isang buwan. Okay. Tapos, check nila yung inyong bodega or yung inyong tindahan. Ngayon, after nung pagbisita nila sa inyo, antayin mo naman ngayon yung schedule kung kailan ka pupuntahan ng final CI. Okay, sa final CI, ano bang gagawin? Ganun din, i-check nilang iyong bodega o ang iyong tindahan. May mga katanungan din sila regarding din sa iyong negosyo. Paano ka nagnegosyo? Paano ka nagsimula? Paano ka nagka-interest sa negosyo mo? Bakit yan ang pinili mong negosyo? So, ayun yung mga itatanong nila sa'yo regarding sa business mo din naman. Tapos, mag-double check lang sila kung ano yung mga requirements mo na meron ka na. Nagpapaloan po sila from 40,000 up to 100,000. Tapos mga mamshi, 1 year to pay po yun. Pwede ka pong mamili kung paano yung hulugan. Pwedeng every week or pwedeng every other 2 weeks. Hindi po sila every month. So, dalawa lang yung option ng pagbabayad. Every week or every other 2 weeks kung sakali po na ma-approve ka. Okay, tapos ka na i-CI. Ngayon, waiting ka naman para sa approval. Kung sakali po na-approve ng iyong nilo-loan kay BPI Bangko, magte-text po sila sa'yo to confirm na approve na iyong nilo-loan at kung magkano yung amount na na-approve sa'yo. Tapos, pupunta ka po sa kanilang opisina. Dadala ka ng valid ID. Okay. Then, kapag ka nasa opisina ka na, dapat kayong mag-asawa din, ha? Yung pupunta sa opisina nila. Kasi pareho po kayong may pipirmahan doon. Okay. Kapag ka nandun na kayo sa opisina, explain naman po nila kung ano po ang kontrata nila or kontrata mo. Meron po sila palang insurance. Cover yung insurance nila sa loob ng 1 taon na nagbabayad ka sa kanila. Tapos mga mamshi, explain nila kung ano yung mga deduction nila. Sabihin ko na rin sa inyo para at least may idea po kayo kung ano yung mga deduction ni BPI Bangko. Okay. Ayun, unang-una, bago nila i-explain yung mga deduction, papipirmahin ka po muna nila ng insurance. Tapos, yung contract po. I-explain nila sa'yo kung ano yung i-deduct nila. Explain ko sa inyo pala kung ano yung mga i-deduct nila. Meron silang tinatawag na finance charge. Ito yung processing fee nila na 1,500, service fee nila na 500. Meron din naman sila non-finance charge. Ito po yun. Yung insurance na fill upan mo.
Ang amount nun is 155.60 centavos. Yung documentary stamp nila na 300 pesos at yung insurance fee. Bukod yung insurance na binayaran mo na 155, meron pa din silang insurance fee. 75 pesos yon. So magkano yung total ng non-finance charge nila? Pumapatak po ng 530.60. Total deduction nila ay 2,530.60. Tapos, ang makukuha mo na lang, kasi kami ang na-approve po sa amin is 40,000. Dahil first time lang po kami na nag-loan. Ang sabi sa akin ng agent, natataas pa daw yon kapag nag-renew kami after 1 year. Okay. So, ang total deduction nila is 2,530.60 centavos. Bali, ang net proceeds of loan na nakuha ko o yung malinis na nakuha ko na lang ay 37,469.40 centavos. So, nabawasan yun ng 2,530.60. Pero, eto pa, bibigyan ka rin nila ng ATM ng BPI Bangko. May bayad po yun, 150 para sa ATM. Kasi mga mamshi, ituturo po nila kung paano ka magbabayad online. Pwede ka po magbayad sa kanila gamit ang kanilang app. So, kailangan po na may ATM ka para po makita mo yung iyong account number. Tapos, pwedeng doon ka na rin magbayad. Pupondohan mo lang yung iyong account para makapagbayad ka sa kanila. And, para mamonitor mo na rin yung iyong pagbabayad. Makikita mo yun sa kanilang application. Pwede ka rin magbayad via GCash naman. Okay lang yun. Kung saan ka komportable. Pero, mandatory po ang ATM. Kailangan mo talagang kumuha. 150 po ang charge nun ng ATM. Ilan percent ang kanilang interest sa loob ng isang taon. So, sa loob ng isang taon, ang interest nila ay 50.16%. So, ang naging interest ng 40,000 na niloan ko ay 11,231.96 pesos. Babayaran ko po yun every 2 weeks. So, ang babayaran ko po, kasi mas pinili ko na every 2 weeks po magbayad. Ang babayaran ko ay 1,970.46. Ipapakita naman po nila sa inyo yung inyong babayaran. Ang inyong, meron pong copy sila na ipapakita sa inyo para na mamonitor nyo po yung inyong babayaran. Okay. Sa loob po yun ng 26 weeks. Pwede ka pong mamili. Pwedeng every week ka maghulog. Pwede rin namang every second week. So, ang total ng babayaran ko sa loob ng 26 weeks ay 51,231.96 pesos. Magaan na rin siya mga mamshi, hindi siya ganung kalaki tumubo. Kung gusto nyo po ng karagdagang puhunan para sa inyong mga negosyo, pwedeng-pwede po kayong mag-apply sa BPI Bangko. Basta po meron na kayong complete requirements. Ganun lang mga momshi, napakadali lang po mag-apply sa kanila basta meron tayong requirements. Sana po ay nakatulong sa inyo ang aking share ngayon. Please, subscribe, click the notification bell para po na-update kayo sa mga susunod pa na video na i-share ko. Mga momshi, kung mayroon po kayong mga katanungan, please free to comment, write down your comment po sa baba. Then, pipilitin ko pong masagot ang inyong mga tanong. Maraming salamat po. Keep safe and God bless.